tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte na ihahayag niya sa takdang panahon ang mga natuklasang impormasyon sa ilang mga presidential aspirants, si Bella Lesboras de Italia, Rise and Shine, Mela. Isa-isang sinagot ng Malacanang ang mga kritisismo ng ilang presidential aspirants laban sa Administrasyong Duterte. Sa isang panayam kasi ni Vice President Lenny Robredo, pinuna niya ang mga umano'y pagkukulang sa COVID-19 response ng pamahalaan. At ang kanyang opisina, sinusubukan na lang din anya itong punan. Pero tugon naman ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, siguro ang the best na sagot dyan would be from a third party, no? Tingnan natin yung sagot ng WHO. Yung kanilang pinaka-representative dito sa ating bansa, si Dr. Rabindra Abeasinghe, na sinabi niya that the Philippines has done a good job in terms of our response against COVID-19. Sa hiwalay na pahayag naman ng isa pang kumakandidato sa pagkapangulo na si Senator Panfilo Lacson, ipinunto niyang kulang umano ang anti-illegal drugs campaign ng administrasyon dahil hindi nabigyang pansin ang mga aspeto ng prevention at rehabilitation. Pero gate naman ng palasyo, wala pong sinayang si Pangulong Duterte dito sa laban against illegal drugs. And the facts will speak for themselves. Sa gitna ng mga naturang pambabatikos, una namang iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na sa takdang panahon, siya mismo ay may ihahayag din na revelasyon tungkol sa mga kandidatong nais humalili sa kanyang pwesto. I will personally name the candidates and maybe what's wrong with them na kailangan malaman ng tao. Because you are electing a president. Meron dyan, Jose, talagang hindi pwedeng maging presidente. Meron naman dyan ang presidente pero masyadong corrupt. Bago naman ito, sa ngayon, tuloy-tuloy na ang paghahanda ng pamahalaan para sa Hatol ng Bayan 2022. Sa panahon ng kampanya, papayagan ang mga face-to-face activities pero nakadepende ang kapasidad nito sa alert level system na pinaiiral sa isang lugar. Mapamaliit o malaking aktibidad man, ipinagbabawal ang anumang hakbang na magdudulot ng physical contact o close proximity sa mga tao tulad ng yakapan at pagkuha ng selfie. Sa house-to-house campaigning, bawal ding pumasok sa mismong bahay ng mga botante ang mga kandidato at bawal din ang anumang distribusyon ng pagkain at tubig. Magsisimula ang campaign period sa bansa sa February 8. Mela Lesmoras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.